po ng isang dating opisyal ng MMDA na marami ang dapat ayusin sa no contact apprehension policy. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi po ni dating MMDA General Manager at ngayon Rizal Congressman Jojo Garcia na kailangan linawin po ang patakaran kabilang na amulta sa mga lalabag. Pero responsibilidad niya ng registered vehicle owner ang paglabag dahil ipinahiram nito ang sasakyan. Kung ikaw ang may-ari ng sasakyan, responsibilidad mo kung sino ang gagamit niyan. Kasi pinahiran mo yan eh. Voluntarily, kumbaga kung empleyado mo yung driver mo, eh responsibilidad mo na maayos siya sa pagmamanero. Ngayon, kung nahuli ka nga, singilin mo siya. No? Kasi that's the only way para ma-detect mo eh. Lalo na yung no-contact apprehension. No? Talagang plate number yan eh. Wala pa naman tayo ng mga face recognition. Naniniwala naman ang transportation expert na si Engineer Rene Santiago na maaaring may issue sa legalidad ng NCAP. Ito'y dahil ipinasa sa pribadong sektor ang paniningil sa multa kung saan 70-30 ang hatian sa kita na lokal na pamahalaan at pribadong kumpanya. Yung penalty po ay mukhang unjust. Just. Kasi hindi naman po masyado ng confiscatory yung amount ng pinapenalize nila. Tapos may sharing pa ata. Dapat rin question eh kung bakit 70-30, anong pinagbatayan ng sharing na yan? Palagay ko, yun ang kanilang cost ng pagkakitaan. Mabawi yung cost ng software and all that. Pero nakakaduda rin po eh, ano pa bang, anong base yan ng penalty? Yan po ang transportation expert na si Engineer Rene Santiago.